Okay, before we start, may I call on Briggs to lead the prayer. Please stand up. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, amen. Panginoon, maraming salamat po sa araw sa aming pagkita-kita. Panginoon, naway, gabihan mo kami ngayon, Panginoon, sa aming gagawin, Panginoon, sa maghapon, Panginoon, para kumpara sa aming ngayong araw sa Panginoon, in the pray, amen. Okay, thank you, Briggs. May I call on Roland Reyesa, say present. Thank you. Mark Joseph. Present. Angelo. Present. Janil. Present. Briggs. Present. Okay, let's proceed to our topic for today. Ang topic natin ngayon is operation of function. So, sa pagtatalakay natin itong operation of function, na ito yung mga terminologies na kailangan natin matutunan. Ito yung magiging gabay upang malaman natin kung parang yun. Ang una, f of x, ito yung tinatawag natin outer function, and g of x, so ito naman yung inner function. So, yung pangatlo is the FOIL method, the first, outer, inner, and last. Nandito ang example kung paano gawin yung first, outer, inner, last. So, with the given of 4x plus 6 and 7x minus 3, with FOIL method, una, first, 4x times 7x equals to 28x squared. Then, 4x times negative 3, negative 12x. Then, the inner, 6 times 7x equals to 42x. Tapos, last, 6 times negative 3, negative 18. Since meron ditong same terms, itong negative 12x plus 42x, kailangan natin isolve dyan at kailangan pagsamahin. So, ang magiging answer is 28x squared plus 30x minus 18. So, ganun ang paggawa ng FOIL method. Nakuha po ba? Yes. So, let's proceed to our objectives. At the end of the lesson, the student are expected to identify the different operation of function. Ito yung addition, subtraction, multiplication, and division. Second, enumerate the step on how to perform different operation on function. So yung paanong gawin yung pag-solve ng addition, subtraction, multiplication, and division. Perform indicate operation of given function na kukuhanin niyo yung mga dapat na sagot. Improve your knowledge about the topic. Ito ay magbibigay sa inyo ng kaalaman o madadagdagan ang inyo pang nalalaman. So, what is a function? Function is a relationship or expression involving one or more variable. So, as you can see, may example tayong nakalagay na y equals to x plus 3 and y equals to x squared minus 1. Yan yung tinatawag nating function. Na kuha po ba? Sir. Okay. See. So, dumako na tayo sa addition. The addition, the sum of f plus g. Yung tinatawag nating outer and the inner nung una pa lang. So, ito yung f plus g and of x equals to fx plus g of x. So, may example tayo dito. Yung given function natin is ang value ng fx equals to 5x plus 3. And yung g of x naman natin ay 3x minus 2. So, pagkuha natin yan, kailangan natin f of x equals to 5x plus 3 plus 3x minus 2. So, pag nakuha na natin at nasubstitute na natin, combine like terms lang. Bala, itong 5x, ang kailangan mo lang i-add dyan yung may x lang din. Kasi sila lang yung magkakaparehas. Bawal yung hindi magkaparehas. So, 5x plus 3x, 8x. 3 plus negative 2, 1. Positive 1. So, yung answer natin doon sa given function natin ay 8x plus 1. So, nakukuha po ba? Yes, sir.
So, dumapa na tayo sa subtraction. Ito, katulad lang din ng addition, kaso kailangan natin ng difference naman ang kukunin natin. So, f minus g lang din. F of x minus g. Yung substitute lang din natin yung value nung f of x at g of x. Yung value nang nakuha natin dito is 7x plus 12 minus 5x minus 2. So, katulad ng sabi ko kanina, yung addition ay kapares lang ng subtraction, combine like terms. So, 7x minus 5x 2x. Positive 12 minus negative 2 positive 9 positive 10. So, ang answer natin doon sa given function is 2x plus 10. So, nakukuha po ba? Yes, sir. So, kung nakukuha naman ang lahat, so, kailangan nating let's play a game. Ito yung game na kailangan nating isolve yung mga function na using yung f plus g and f minus g. Okay, before we start the game, let's compose na two groups. The first one is Roylan Reyesa and Mark Joseph. And the second one is Mark Angelo and Janil. So, let's start na. Start na. Kami din gawin. Ano ba rin? For example, one eternity later. After the game, I will declare Roylan Reyes and Mark Joseph is the winner for the activity. So let's now proceed to the multiplication, the product of f times g. F of x times g of x with the given function of fx equals to 2x squared plus 3 and g of x equals to 4x cubed plus 1. So dito, ang kailangan natin dito, yung tinuro ko nung unang-una, yung FOIL method, the first, outer, inner, and last, ang pagkuha natin. So, first, i-ano lang natin muna, isa, parang substitute natin yung given value, yung f of x equals to 2x squared plus 3 times 4x cubed plus 1. So, kagaya nung una, simula pa lang sa terminologies, tinuro ko na sa inyo kung paano yung FOIL method. So, una, pakituro sa ating blackboard kung ano yung magiging first natin. So, itong 2x squared times 4x cubed. So, 2x squared times 4x cubed equals to 8x to raise to the 5 power. Tapos, the outer, 2x cubed, 2x squared times 1 to I, 2x. squared. Tapos, the inner, 3 times 4x squared, 12x cubed. Tapos, 3 times 1, 3. So, nung nakuha natin sa FOIL method is 8x raised to 5 power plus 2x raised to 2 plus 12x raised to 3 plus 3. So, kailangan natin lang i-arrange siya sa perfect order para maganda siyang tingnan. So, 8x raised to 5th power plus 12x raised to 3rd power plus 2x raised to 2 power plus 3. Pero, pwede rin naman siyang hindi natin i-arrange, pero mas maganda naka-arrange siya para maging maayos.
yung sagot natin. So, let's proceed to our division. The division is the quotient of f divide g. So, fx divide g of x. So, meron tayong given function na pa-down na. In the division, f of x over to g of x. Yung given natin sa f of x equals to x squared plus 6x plus 18. And yung g of x naman natin is x plus 2. So, hindi natin kailangan, hindi natin gagawin yung operation natin sa addition and addition, subtraction, and multiplication. Dito, ang kailangan natin, i-factor natin itong may x squared. So, pag-factor natin yan, may mga factor fix na tinuro noong grade G tayo. So, siguro naman, alam na ng lahat kung paano mag-factor. So, yung pag-factor natin dyan, ang makukuha natin ay x plus 2 times x plus 4. So, since na may x plus 2 dito at may x plus 2 naman dito, cancel out na lang natin yan. And yung answer natin is x plus 4. So, nakukuha po ba kung paano mag-solve ng division? Let's proceed to our last topic for today, the composition on function. Ito yung f of g times x, yung pagsasamahin natin silang dalawa. Hindi siya katulad ng multiplication. So, yung given natin dito ang f of x equals to 2x squared plus 3 and g of x equals to 3x minus 4. Yung sa f of x natin na 2, lalagay natin dito, tapos i-close open parenthesis natin yung g of x na 3x minus 4 at yung exponent dun sa f of x ang ilalagay natin dito. Tapos, copy lang yung plus 3. So, 3, itong 3 of x minus 4 with the exponent of 2, kailangan natin gawin ulit yung ating FOIL method na 3x minus 4 times 3x minus 4. Ang makukuha natin doon is 9x squared plus 16. So, plus 3 na lang din. So, dahil may same terms pa rin tayo dito, kailangan natin pagsamahin yung mga same terms. So, 2 times 9 equals to 18x squared plus 32 plus 3, 35. 18x squared plus 35. So, that's all. And para sa ating susunod na talakayin ay ang scientific notation. Sana ito yung i-review nyo sa, para sa simula ng ating pagtalakay ay meron na kayong nalalaman pa. So, that's all for today. And sana yung mga klinis ay maiwan at upang klinis. And goodbye, class. See you next week. Goodbye, teacher. So, thank you.